Oh yun guys, so welcome back sa akin channel. Matagal-tagal din bago tayo nakapag-upload. Paano nga ba mag-unstake at mag-stake ng ano round farming? So napapakita ko muna kasi meron nagtatanong kung pwede pa siyang i-unstake anytime. Okay, so ito siya. Kung nakita niyo, meron na akong naka-stake dito, no? And meron na din akong mga na-farm na ron. And ngayon, i-unstake ko siya at ipapakita ko sa inyo step by step kung paano yung ano yung staking. So, doon mo tayo sa unstake. Tsaka doon sa mga nagtatanong kung ilan amount, kung gaano karami dapat. And sa napansin ko, kasi nag-try ako, 100 pesos okay lang eh. So, ito muna, dito muna tayo. So, unstake muna natin to. Ito yung aking ano, current liquid na pinul ko dito sa ano Aron Farming. And i-unstake ko siya. Yan, makikita nyo naman. For the sake of this video, yan, unstake ko siya. Yan, tapos ko confirm lang yan. Kung so kung naka-treasure ka, yan, confirm mo lang. Then, yan, lalabas to, transaction submitted. Dyan, ma-unstake mo na yung mga naka-stake na SLP. And wet anytime, okay? Anytime pwede yan i-unstake. So, wala na paligoy-ligoy, kaya nga dire-diretso tayo. Kaagad, dito na tayo sa unstaking. Kasi maraming nagda-doubt kung matatanggal ba nila yung SLP nila or hindi. So, ito, sa Katana, dito sa, ano, sa pool, makikita nyo yung ano yung in-unstake nyo. Ilalagay ko sa description yung link ng Katana kung saan pwede mag-run farm. Tapos ganyan lang oh, ilalagay mo lang max yung parehas na value ng yung token na in-stake. Then syempre i-remove mo lang siya, then confirm. Tapos kasabay doon sa ano, then tanda mo kung ilan yung nilagay mo, kasi meron tayong tinatawag na impermanent loss. Ayun, so kung gusto nyo malaman yung ano, impermanent loss, marami dyan tutorial sa ano, hindi ako ganun kay expert eh, pero eto nga, ito yung best way na gawin natin sa ating mga SLP, lalos na napakamura ng SLP ngayon, no? Parang ano, syempre ano pa nga bang gagawin mo? Eh, stick mo na lang, mag-farm ka na lang ng RON, dahil merong magandang pakinabang ang RON kapag kaya nilabas nila yung ano, no? Yung susunod na update, hindi na magiging free yung transaction sa ating ano, sa ating Ronin. So ayan, hintay lang habang ina-unstake ko to. Sa mga hindi pa familiar dun sa ano no, sa Katana, ito yon. Mamaya yung link or nasa description lalagay ko. So nakita niyo na dito, bumalik na yung aking ano. Bumalik na yung aking wet and SLP. Ngayon, gagawin ko munang SLP lahat to, yung aking ano. Wait, re-refresh ko lang ha. Pinatungan ko lang kasi ng boses tong record na to habang ginagawa ko tong video kasi maingay kanina. So ayun siya. Pagkatapos ko siyang i-refresh, nagkaroon ako ng 4,919 na SLP. So para makapagsimula ka ng farming sa RON or RON farming, sabi nga nila, staking. Ang kailangan mong gawin, meron ka dapat dalawang token. So, either SLP or WET or AXS and WET, no? So, ang gagamitin ko, since meron akong SLP dito, yung kalahati ng SLP ko, gagawin ko siyang WET. Okay? So, meron akong 419 na SLP, then yung kalahati lang, yung gagawin kong ano, WET. So, una, ilalagay ko muna yung amount, yung 50%, ha? Example, meron kang 1,000 SLP or 2,000 SLP, yung kalahati, gawin mo siyang wet. So, ito, example, 2,450. Kung mapapansin nyo dito, yung value niya, halos parehas lang. $73 yung value ng aking SLP. And then, $73 din yung value ng aking wet. So, ano dapat gawin dito? Siyempre, since same value sila, isa-swap ko muna siya. Ito, ha. And, sinasuggest ko din na ilagay nyo to sa notepad or screenshot nyo and then save nyo para alam nyo kung ilang SLP or WET ba yung nababawas sa inyo or nadadagdag. Kasi mayroong tendency talaga na dumagdag, depende sa ups and down ng market. So ayan, confirm lang muna natin siya. Hintayin nyo lang muna na ma-swap nyo yung 50% ng inyong token sa isa pang token, sa alternative token na kailangan nyo para sa ano, sa liquidity pool. So ayan, wait lang tayo. Yan, kung may treasure ka, kailangan mo mag-confirm. And medyo matagal nga lang,
parang sa AXS, pero mas matagal dun sa AXS nung nag-restake ako. Napakatagal mag-restake. Di ko alam kung sa akin lang or nangyayari talaga sa iba. So yan, natandaan nyo, yung equivalent dapat ng ano nyo, token, dapat parehas yung value nila. So example, yung, yung 2,000 token nyo na SLP, kunwari meron ko yung 2,000 SLP token, gawin yung wet yung kalahati, yung 1,000. So meron ko yung 1,000 SLP, then yung wet na kinonvert nyo gamit yung Katana. Okay? So ayan, nakita nyo, nandito na siya. Patagal lang siya mag-loading dito sa browser. So ang gagawin ko, re-refresh ko na lang muna siya. And then wait natin siya. Pagkatapos ko itong i-refresh, lilipat tayo ng tab. Pero check muna natin kung mare-read na siya ng ano, ng Katana. Ayun, nandun na siya. So meron na akong 0.018 dami. Yan, basta. Then meron akong 2,400 na SLP. Ngayon pupunta tayo sa pool, sa pool tab. And click natin add liquidity. Okay? So, kung makikita nyo, meron kagad wet sa taas, no? Pwede naman palitan SLP or AXS. Depende kung anong meron kayo. Basta, dapat AXS and wet or SLP and wet. Okay? So, kung nakikita nyo, meron akong same value. 3,600 and 3,700 pesos na dalawang token. Wet and SLP. So, ganito kung paano mag-stake. Ganyan siya mag-stake, no? Siyempre, kapag color red yung isa sa kanila, ibig sabihin, hindi sila balance. Kailangan pares silang, ano, pares sila ng value. So, ang imamax mo, yung isa, yung mas ma, ano, mas makonte. Ayan, o, kita nyo, color red na yung sa taas. Ibig sabihin, hindi kasi sila pares ng value. Hindi mo yan may stake pagka ganun. So, yung imamax mo, yung wet. Ayan, kita nyo, okay siya, pwede siyang, i-ano, pwede siyang i-pull. Gagawin mo lang, pagkatapos nun, ayan, wet SLP pull tokens, yan. Tapos, ko-confirm mo lang, yan. Tapos lalabas ulit yung sa Ronin mo. Magtatanong yan ng confirmation. Siyempre, ko-confirm mo lang din. Then, kung may treasure ka nga, ayan, ko-confirm lang din sa treasure. Tain mo lang siya. Then, ayan, transaction submitted. Okay, so tapos na. Ibig sabihin, nasa ano na to? Nasa liquidity mo na yan. Pero ang gagawin mo, ako, ginagawa ko kasi, i-refresh ko muna. Misa kasi hindi lumalabas sa ano, hindi pa lumalabas dyan. Ayan, katulad nito, pending pa siya, di ba? Para malaman mo, check mo din yung Ronin wallet mo, kung nabawasan ba yung mga token mo, or nawala sila sa Ronin wallet mo. Kasi, dun mo malalaman kung pumasok na. Ayan, katulad nito, nawala na yung kanina, no? Nag-iba. Ayan, check mo sa wallet mo, kung nawala yung mga token mo, ayun, ibig sabihin, pumasok na siya sa liquidity. Ngayon, pwede ka na mag-farm ngayon ng RON. So, ngayon, punta tayo sa farm. Dito sa farm tab. Ayun, o, makikita mo dito sa pool pala. Dito sa pool, makikita mo yung mga pinasok mo na token. Pwede mo siyang i-remove at babalik ka agad dyan sa RONin wallet mo. Okay? So, ganun lang siya kadali. Kung gusto mo mag-remove, remove yan. So, ganito na nga. Ito na nga, the moment of truth. Ganito mag-farm. Meron dito AXS wet and SLP wet. Pero sinasuggest ko dito tayo sa SLP wet kasi mas mataas yung ano dito, bigay ng points. At eto nga yung aking run na na-farm kasi, excuse, nag-unstake lang tayo kanina. Ngayon mag-i-stake ulit tayo. Kung mapapansin nyo, meron akong available in wallet 000, napakaraming 0. Yan yung liquidity kanina. Yung isang SLP and wet na sinwap natin na same amount. Ngayon, i-stake mo lang yan and click max. Siyempre, huwag ka na magtitira. Imamax mo na yan. And then, stake. Tapos, may lalabas na naman dyan, confirmation. Tain mo lang. Then, confirm. Tapos, may lalabas dyan na, ayan, transaction submitted. Okay. Ngayon, di pa lumalabas dyan, no? Kasi, baka pending pa rin. Ayan, pending pa nga siya. Hintayin ngayon natin siya. Kung makikita nyo, no? Ayun na yung aking na-perform na ron. 0.8 kasi kailan lang din ako nag-start and konti lang din yung nilagay ko nung una kasi hindi ko pa siya masyadong kapisado. And kung mapapansin niyo dito, no, dito ayan ang magiging gamit ng RON. Kung nakita niyo meron ditong minus 0 RON, 'di ba? Ayan yung magiging transaction fee. Parang gagayahin niyo sa MetaMask and BNB, gagamit na ng gas fee every transaction. So hindi natin alam kung magkano. And sure naman next year i-activate na nila 'to at matatanggal na yung free. Wala nang free sa Ronin ngayon. Papalitan na ng RON. Kaya, habang mas maaga, mas maganda, nagpa-farm ka na ng RON. Ayan, ganyan lang siya kadali.
at yun din yung magiging gamit niya. Then i-refresh ko na lang muna siguro to para kasi kailangan mapunta sa ilalim yung liquidity natin na inilagay natin kanina. So ayan no, kita nyo doon sa gilid. Ayun, total stake. Nakikita nyo, meron na tayong total stake ng 0,000. Yan, ayan, basta yan, napakaraming zero. Then, hayaan nyo na lang yan dyan kung saan yan magpa-farm. So far, sa ngayon di pa siya pwedeng i-claim hanggat hindi pa lumalabas yung token. Pero again, kung kailangan mo na ng pera, pwede mo na yung i-unstake. Kung gusto mo nang ibenta, imbis na i-hold mo, i-stake mo na lang, di ba? Ngayon, kung kailangan mo na ng pera, unstake mo anytime, pwede naman eh. Pwede mo siyang unstake anytime. Yun nga lang, hindi nagagana yung farming ng RON mo. Steady na lang yun doon. And yes, hindi yun mawawala doon. Meron ka pa rin RON. And then yung tracker na to, eto nga. Ito yung ginagamit ko pan-track ng stake. Pwede itong matrack ang AXS staking. Tapos yung RON farming. So ayan siya. Meron akong total value na 7,403 pesos sa aking stake and 2,470 SLP and 0.0187 Ethereum. And then ito yung aking mga ano earnings sa RON. Ayan, dito makikita. Meron na akong 0.08. Ayan, dyan. Check description na lang and comment down below kung may question.